Ayan, at nagbabalik syempre ang Taumbahay. At syempre, ang topic natin tungkol pa rin sa balingoy-ngoy o epistaxis. I got it. Okay. Ito, isa pang texter ang nagpadala ng kanyang mensahe. Ako po si Crisologo, 63 years old, ng Paranaque. Napansin ko po ang paglaki ng buhol sa kanang bahagi ng aking leeg. Maliban po dito, may pagdurugo sa kanang bahagi ng ilong at panghihina ng kanang tenga. Puro right. Medyo hirap din akong makaamoy at madalas na humihinga gamit ang aking bibig. Nako. Ano po kaya ang mabisang lunas dito? Mabisang lunas. Ang daming haba, sintomas, ano? Pero actually, naibigay niya yung mga sintomas na yan. Masasabi natin na ito nga yung nabanggit ko sa inyo kanina, mga bukol sa loob ng ilong. Okay. Isa kasi sa pinaka-most common dito, yung nasopharyngeal carcinoma. Okay. Sa ngayon, ang dami natin nakikita ng ganyan. At nagkakaroon po ito ng sintomas na epistaxis, yung pagdudugo ng ilong. Yung mga binanggit niya, mga sintomas din po yun ng NPCA, nasopharyngeal carcinoma, yung mga merong neck mass, no? Maaaring ito'y kulani na naipon doon sa gilid. Tapos ito po ay bumabara rin doon sa bahagi ng tenga. Okay. Kaya ito po ang tenga niya, mahina na, right. Apektado, dahil po yung bukol ay nandun sa likod ng ilong, ng ilong. Mm-hmm. At minsan po nagkakaroon po ng pagdurugo ito, kaya nagmamanifest ito as bleeding, mm-hmm. Epistaxis. Mm-hmm. Oo, pinakamabisa dito, nagpunta po kayo sa inyong doktor para masilip ito, magbabiopsy po sila kapag ganyan, at kapag after the biopsy, kailangan pong iplano kung paano po gagamutin, kung ano man yung makita nila na resulta doon sa laman na makuha sa likod ng iyong ilong. Napakaraming ano pala, no? Hindi lang pala siya simpleng balingoy-ngoy. Meron parang, kumbaga, mas matinding problema. Mm-hmm. Yung mga bukol. Behind sa pagdurugo. Correct. Kasi kadalasan, diba? Manifestasyon lang siya. Kamukha nung, diba, sa hypertension. Mm-hmm. Manifestasyon nun. Yung magdudugo din yung ilong mo. Paano sa mga bata, Dok? Halimbawa ako, yung may baby ako, diba, hindi pa naman yan marunong, or pwede ko ba yan nasipsipin yung ilong, or gumamit ako ng pang-aspirate para mailabas yung dugo, or hahayaan ko lang? Well, sa ano, kung sa bahay, pwede din gawin talaga 'yon, yung yun ang nakagawian at yung ano, na itinuturo ng ating mga lolo, lola, nangyayari talaga 'yon. Pero pinakamaganda, dahil available naman po yung ating mga medical facilities ngayon, itakbo nyo na sa ospital para sigurado po tayo kung ano yung pinagmumula. Dahil naman ipastasyon. Okay, for places na sabihin na natin medyo malayo sa pinakamalapit na health center or ospital. Kaya bata, tulad ng sa case ni Mamis. Kapag nakita mo yung bata, nosebleed. Ayan. Uh-huh. Sigurado tayo hindi yun sa pag-iing best, di ba? Oo, kasi bata pa, baby nga. Ano yung dapat na unang gawin? First aid na dapat gawin kapag baby yung anahan yan. Kasi kung medyo malaka-laka na yung bata, yun nga, pwede nating gano'n na agad. Mm-hmm. Kapag baby? Kapag baby yan, pwede lagyan ng parang malamig nga, ice pack sa ilok. Pero pwede mo rin pisilin, no? Sandali lang naman yon. Iiyak nga lang siya ng iiyak kasi kailangan niya huminga sa bibig. Eh. Hindi niya pa, di 3 to 5 minutes pa rin? Mga ganun. Actually, yun kasi yung normal na clotting time ng ating sa dugo. No? So, yun yung pinapalagay natin. Mm-hmm. Pero minsan, kapag okay naman, mas shorter doon sa time na yon. Kasi sa matatanda, Dok, sabi mo, meron siyang either hypertensive ka or meron kang bukol. Sa mga babies, anong usual na reason ng pagdurugo ng ilong? Sa mga babies yun, yung pagkaliko talaga. No? Minsan kasi na nagkakaroon ng humidify, minsan may mga sipon-sipon din yan. Okay. Kapag nakalikot or natanggal ng kusa yung crusting, nagdudugo yan. Sa babies, hindi ko masyadong nakikita to eh. Usually ito mga toddlers eh. Oo, kasi sila yung makalikot na. Tapos syempre, minsan yung mga nakaraang buwan or taon, marami tayong kaso ng tinatawag na dengue. Mm-hmm. So, meron din mga manifestation din ito. Nagdudugo din ng ilong. Buti nga ngayon, may vaccine na, di ba? Pero syempre, may mga ibang makikita kayong symptom, mga rashes, malagnat. So, yung mga manifestation na ito, dito natin malalaman kung ano yung madadiagnose natin na sakit. Mm-hmm. So, hindi siya, kunyari, dahil sa nose bleeding lang, pwede na natin i-diagnose ang isang sakit. Kumbaga, part of the manifestation. Yes. Pero pa tayong isang texter. Ang tanong niya, totoo po ba ang katas ng oregano na ipinapatak sa ating ilong ay nakakapagpatigil po ng pagdurugo?
Okay, actually wala akong experience diyan sa pagpatak ng oregano. Dahon ng oregano. Mm-hmm. Gatas ng oregano. Oo. Maliban diyan, marami rin gumagamit nung mga maging kugbay loba. Kaya mga ito kasi ay, mga, oh, mga herbal loba. Eh, yes. No? Oo. Ito mga herbal na to, maaring magdulot ng pagdurugo ng ilong. Ngayon kung itong oregano wala pa po akong nabalitaan na experience. Bago. Pero maaari kung ano, pero pinamaganda talaga. Magpasuri na lang sa doktor. Oo. Kasi minsan, kung meron pong open wound dyan, tapos na nalagyan natin ng mga katas-katas na ito, ano, nagkakaroon po ng infection eh. Mm-hmm. Kapag nadala po sa emergency room, nasilip namin, ay maliban sa may pagdurugo lamang, ay nagkakaroon na po ng bacterial infection. Oo, dahil infection. hindi naman sterile yung pagkakapit niya. Hindi na-handle properly. Okay? Tapos yun nga, ito kung mga dahon na nagpapaampat no, ng pagdurugo ng ilong. So, sabi ko kanina, nabanggit ko itong mga ginkgo biloba, okay, itong mga herbal medicines ito, ay na-report naman. Mm-hmm. Nakabaliktaran, ano? Ito naman ay nagko-cause ng bleeding. Oo. Talaga? Parang excessive intake, parang gano'n ba? Excessive intake. Kapag sobra na. O kaya talaga kailangan, hindi ka basta-basta nagsasariling kalooban. Kasi yung mga herbal na ganyan, hindi man siguro na may measure yan. Ay, mga dahon Dinikit. Tsaka kung ilalagay mo yun, parang, ini-imagine ko lang. Di ba paano? Tapos ilagay mo sa ilong. Yung ano tawag dito, di ba sabi, nabanggit to ni Doc dati yung tungkol sa disaster preparedness, pag may dumudugong part ng katawan, lalagyan ng sugar. Pressure. Baka naman pang pag-pressure eh takpan yung ibutas ng ilong. So sabi nga ni Doc kanina, ipipinch lang. Di ba meron kasing mga ibang tao yung matandang kaugalian na lalagyan ng sugar naman yung sugat. Baka lagyan ng sugar yung ilong lalong hindi makahinga. So yun nga, kumonsulta tayo sa mga health centers. Total, ang bawat barangay ay meron naman available. Doon sa pag-a-apply ng pressure, Doc, kung nga sa kaliwa, kaliwang butas ng kanan pala to. Kaliwang, sorry na confused. Kunyari right na. Dinadugo na ilo ko sa iyo eh. Kasama yun. Hindi. Kunyari nasa right, yung right na butas yung dumudugo. Ang pressure, dito lang. O kailangan both. Maganda dala, both finger pressure na para talagang nakaipit yung soft tissues natin. Isa lang. Parang i-blow mo yung pilas pala. Pinapahirapan niyo ako dito. Gusto rin natin na maging malinaw talaga sa atin mga katambahay. Ayun. Any last mga tips or mga paalala? Reminders para sa ating mga katambahay. Well, alam mo, very common yung pagdurugo ng ilong, lalo na sa panahon ito, panahon ng El Nino. Oo. Sabi nga, napakainit sa labas. At minsan yung humidity ay siyempre grabe, no? At nagko-cause po ito ng crusting sa ating ilong. Mm-hmm. At kapag po nangyari ito ay minsan biglaan na lang, no? Bigla tayo magugulat, oy, biglang wala naman, hindi naman kinalikot, wala naman sakit, pero biglang dumurugo ang ilong. Well, dahil nga ito doon sa pagputok ng mga capillary system natin sa loob ng ilong. At kapag po nangyari ito, tandaan po natin, unang-una, maging mahinahon, relax. Huwag kayong magpanik. Huwag magpanik. Relax. Kapag nagpanik, ay lalo pong mai-stress, no? Lalo pong durugo yan. Sumunod, kapag po nangyari ito, pindutin ang bahagi ng soft tissue dito sa ating ilong at mag-apply ng pressure. Maghintay po mga 3 to 5 minutes. Usually po mawawala na yan, titigil na po yan. At kapag hindi po ito tumigil ng mga 20 minutes, kailangan na po natin magpasuri sa ating mga espesyalistang doktor. Huwag po natin ito baliwalain. Marami po mga diagnostiko para masilip natin yan. Una-una nga, yung meron tayong tinatag na endoscopy. Mm-hmm. At saka syempre, kapag kamukha nung isang texture natin kanina, may bukol, pwede tayong magpagawa ng cranial, mga CT scan ng paranasal sinus. Mm-hmm. So, ulitin po natin, kapag po nangyari yan, kayo po ikumonsulta sa mga ENT, head and neck surgery doctors natin. Kami po ay handang gumabay sa inyo at para po mabigyan kayo ng tamang lunas. Ayun. Kami gustong batiin si Chloe. Wala. Pag binabati natin ang mga kasama natin sa ISA, Avenue Medical Center, Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines, tsaka dyan sa Jesus Delgado Medical Center. Ikaw na, Doc. Grabe. Oo, diba? All over. Thank you for enlightening us about epistaxis. At balingoy-ngoy. Sa ating pagbabalik, meron pa tayong makakasama si Abay Maylin. Ayun. Ang pag-uusapan nila ay tungkol sa mamaya, surprise, sa pagbabalik ng Taumbahay.
makaitutok lang po kayo.